Ayan. At tapos lang ho namin mamigay. Anyway, ang makikita nyo kong video ay napakaganda. Achievement ko ho, yung aking nagawa. At para dun sa mga basher kung ako daw ay wala akong nagagawa, oh, panoorin nyo po ito. At nang matauhan na kayo. Thank you. Oh, ito yung truck ng kalabasa. Na dapat ay ibibigay ko doon sa taong nagcha-challenge sa akin. Kaso walang nagcha-challenge sa akin, ayaw gumawa ng video. O ayan, ipamimigay ko sa Taytay Rizal. Aliha, para makita nila punong-puno ng kalabasa yan. Puta, first class export quality ng kalabasa. Ha? Diyos ko, babaha ho ng... Ayan, ayan, yung truck, ayan. Punong-puno ng kalabasa. Ayan. Nakita nyo? Oh. Anong araw ngayon? May 6. May 6, Merkules. 119. Sising alipin yung hindi kumuha ng kalabasa na to. Anyway, yun lang. Swerte ng mga taga-taytay. Oh. Ayan salamat na. Po, salamat po, salamat po. Mga ka-FLM dyan, alas 3 ng madaling araw, I had a meeting with my ex and my ex-woman friend. Of course, ito yung mask ko. Kaya lang tinanggal ko kasi nasa loob naman kami ng bahay, ano? Mm-hmm. At to my chief of advisor, the good friend, the good actor, the president of ng isang sector ng pelikulang Pilipino. Moel Fan, si Res Cortez. At hi, Perez. Bati ka. Hello, hello. Good morning. Anong masasabi mo sa mga taga-taytay? Nandito na ako at may dala akong bigas, manok at 25 toneladang kalabasa. Maraming salamat sa iyo, aking good friend, Francis Leo Marcos. At napunta ka dito sa lugar namin sa... kabutihang loob ng aming number one counselor na si Pia Cabral. At alam ko bukas matutuwa na naman mamaya ang mga taga-taytay dahil may ipapamigay na naman si Konsyala Pia Cabral. So once again, Boss FLM, salamat. At may boss na ngayon, ha? Ipagpatuloy mo yung humanitarian works. Alam ko, matagal mo nang ginagawa yan. At alam ko, malaki ang simpatya mo sa industriya ng pelikulang Pilipino, lalong-lalo na yung mga artistang may edad na hindi na pinapansin ng industriya. Pero ikaw gusto mong bigyan ng pansin. Kaya nag-produce ka at nagpaplano ka pa rin na mag-produce ng maraming pelikula na i-hire mo yung mga artistang mga veteranong artista na nakalimutan na ng industriya. Ayan! Maraming salamat sa iyo, Kuya Res. No? Actually, si Kuya Res Cortez ay kasama ko winter, spring, summer, and fall. Siya ang nagbibigay ng courage sa akin at nag-a-advise na dapat nating alalahanin yung mga artistang Pilipino na nagdagdag na sa sining ng ating lipunan na ngayon ay nakakalimutan naman ng mga malalaking producer. So, once again, ito naman yung ating konsehal, yung aking former ex-lady friend. Hello. Magandang umaga po sa mga kababayan kong taytayenyo. Alas 3 na po ng madaling araw at sinundo na po namin mismo si boss, Mr. FLM. Kaya yung mga nakapila dyan sa iba't ibang mga barangay natin at hintayin nyo lang po kami. Andyan po kami para tumulong. Tulong lang po tayo. Tulong lang ng tulong. Hindi po kami magsasawa para po sa ating bayan to. Maraming salamat po. Okay. At syempre, dito sa video ko na to, gusto ko rin sanang ngayon ko lang ho nakita yung video. I would like to give a courtesy
courtesy call, hindi man courtesy call, parang talking appreciation to the mayor for allowing me to be here. Mayor Jorick Gakula for allowing me to stand my feet in the soil of Taytay, Rizal. At syempre, social distancing, darating ako. Pag hindi kayo nag-social distancing, uuwi na ako. However, nandahil po dito sa aking former ex-lady friend, nandyan na po yung tulong ko, ha? Bali, ang bigas po na binili na chinalen sa akin ni Konsehala Cabral ay 1,000 sako. Ako naman po ay nagdagdag ng 3,000 manok at isang 10-wheeler. Nakalabasa, bagong pitas ho yan. Marami yan. O, mabuhay po ang mga taga-Taytay. Hanggang sa muli, this is my team, Kaway-Kaway. Alright, good morning. Evelyn, mission accomplished. Taytay. O, mga basher, anong masasabi nyo? Iyak tawa. Mabuhay kayong lahat. At mamaya po, ibangan nyo itong mga upload ko. Lahat po ng achievement, activity ng lahat ng tumanggap dyan sa buong bayan ng Taytay Rizal. Talagang lahat ng barangay, inisa-isa natin.